So, good day. Today, let's talk about the agrarian reform from the Spanish colonial Philippines to the present. Disclaimer lang ha, for me, sensitive itong topic na ito kasi it talks about our first sa history, lalo na history ng common people. And if you found me talking about, for example, tungkol sa armed struggle or whatever, it is because related ito dito sa nangyayaring agrarian reform sa bansa. So yun nga, wag yun ang isiping NPA ako or whatsoever, ha? Hindi po. I am just showing you yung alam ko based on my studies, mga napag-aralan ko, nabasa ko, na ano ba yung nangyayari sa bansa at bakit, siguro matatouch na rin natin ng konti, bakit may armed struggle or bakit may mga NPA, something na ganun. So, ano ba yung agrarian reform? Essentially, the rectification rather of the whole system of agriculture, so an important aspect of the Philippine economy. Why is it so? Diba? Kasi tayo is agricultural country. So, dapat meron tayong agrarian reform sa bansa natin. Paano ba natin ipapamahagi yung lupa? Doon sa mga tao or doon sa mga magsasaka na nagtitilt ng land. Kasi noon, di ba, hindi naman uso talaga ang titulo ng lupa. So, maraming farmers ang nawalan ng lupa because of some na mga tawag dito some na mga policy na ipinatupad sa bansa natin. Then, centered on the relationship between the production and the distribution of land among farmers. It also focused on the political and economic class of the relations of production and distribution in farming and related enterprises and how this connect to the wider class structure. So, genuine and comprehensive agrarian reform are needed in order for the Philippines to gain more from agriculture, potentially uplift the poor Filipino farmers. Diba recently nga, according, may isang module parang ginawa si DepEd, which depicts family ng farmers kung saan mahirap, yung mga damit, luray-luray, hindi dapat kasi talaga mahirap ang mga farmer. Kasi isipin natin na lahat ng pagkain na meron tayo sa hapagkainan ay galing sa mga magsasaka. So we must give them a high regard kung paano natin napapakain ng mga sarili natin. So, gained great significance all over the world as it aims to achieve social justice and full human and development of human dignity. Issue of land reform has been persistent throughout time, demanding measures to stop social unrest. Kasi naman talaga, even before pa, nung time ng medieval era, in Europe and even in the Philippines, in the early years of the Spanish colonization, nung time na yon, we can say that land is power. So kung sino yung may hawak ng mas maraming bahagi ng lupa, makapangyarihan siya. Ngayon, later on kasi naging gold or naging money. Pero noon, even at some point of time sa kasalukuyan, ang lupa ay kapangyarihan. Diba? Oh, imagine, tawag dito, Sincha Villar. Diba? Kung titignan mo, bakit siya nagkakandara pa na i-develop yung mga lupa? Kasi land is power. Diba? Nandun ang pere. Yan ang tanging bagay na kapag tumaas ang halaga, hindi na yan bumababa. Never bumaba in the history of mankind ang presyo ng mga lupain. Except syempre, in some instance, halimbawa, no, binibenta ng palugi, yung mga bahay, alam nyo na siguro mga dahilan kung ba't binibenta ng palugi yun. Or di kaya, yung mga bahay katulad sa Provident, titira mo ba yun, kahit murang-murang halaga, alam mong binabaha. So yun yung mga instance na siguro bumababa ang halaga ng lupa, pero not in general na lahat ng halaga ng lupa sa isang bansa or sa buong mundo ay bababa. So worst scenarios were observed during the colonial era
when the colonizers introduced new land holding systems to the kasike. So, madalas na nagmamayari ng mga lupa nun ay mayaman lang. Sila yung mga kasike, yung mga may-ari ng lupa, pati ang mga praile. So, introduction of torrent system created a serious problem. So, yung torrents, alam ko during the time ito ng mga Amerikano kung saan yung lupa ay nagkakaroon na ng titulo. So, the natural inhabitants lost their ancestral domain to the colonialists. So, yun yung problema ng agrarian reform noon. So, pre-Spanish. So, the Filipinos already live in the villages and barangays. So, walang konsepto ng titulo ng lupa, ng paghahati ng lupa. Di ba kung, papanoorin mo yung mga pelikula dati, ang sabi ng mga character doon, yung nakaabot ng paningin mo, aking lupa yan. So kasi wala tayong konsepto noon ng pagtititulo kung paano hahatiin yung lupa. Surveying, wala yan noon. So the settlements were ruled by the chieftains or datos who comprised the nobility and then the maharlikas, freemen, then aliping na mamahay and aliping sa gigilid. Then despite of existence of the social structure, everyone has access to the fruits of the soil. So lahat, wala tayong konsepto na ito lang ang may-ari ng lupa. So rice was a medium of exchange because money is not yet known. Wala pa tayo, kasi diba barter system nga, palitan ng produkto, wala pa tayong konsepto ng pera. So during the Spanish period, Spaniards introduced the concept of encomienda. So encomienda is a system na yung lupa ibinibigay or ipinangangalagi, hindi may binibigay, ipinapaalaga ng monarch or ng hari ng Espanya sa mga Spanish conqueror na naging loyal sa kanya. So as a matter of policy, encomenderos must defend his encomienda from external attack, maintain peace and order within, and support the missionaries. So in return, they were given the right to collect taxes from the Indios and the natives. So doon kumikita yung mga encomendero. Yung mga tributo or tax or tribute na ibinabayad natin mula sa mga pananim, ibinabayad natin sa mga Kastila, sa mga encomendero, doon sila kumikita. Apart noon, natitira sa kanila, maliit na lang yung pumupunta sa Spanish government or sa king. Kaya kumikita ang mga encomendero. Kaya kahit hindi nila pag-aari yung lupa, kumikita sila. Kasi nga yung lupa ay pag-aari ng hari ng Espanya. Eh hindi naman nagpupunta rito ang hari ng Espanya. Kaya, therefore, sila yung nagiging pinakamakapangyarihan. So, encomenderos started to abuse their powers by renting their lands to a few powerful landlords and the natives who once freely cultivated the land became share tenants. So, yung mga dating nagtitilt ng land, yung mga magsasaka na dating nagmamayari ng lupa, na nagbobongkal ng lupa, nawala na sila ng kanilang pag-aari. Kasi nga, kinuha na siya ng mga encomendero. So, pinagbabayad pa sila ng buwis. At kahit, alimbawa, nangyari nga sa pamilya ni Rizal, nagkaroon ng peste, pumangit ang ani, yung buwis hindi naman nagbabago. Yung buwis patuloy pang tumataas. So, nahihirapan ng mga Pilipino. So, agrarian uprisings in between 1745 to 1746, taxation was not only the reasons of the revolts of the Filipinos, but agrarian unrest as well. So, merong mga agrarian reform na nangyari sa Batangas, sa Laguna, in Cavite, in Bulacan. So, in the towns of Lian and Nasugbo in Batangas. So, bakit? Kasi, una, yun nga, maraming mga magsasaka ang wala nang kinikita doon sa kanilang inaani, ibinabayad pa nila yung naani nila sa buwis sa mga encomendero. Kapag hindi sila nakabayad, syempre may utang pa sila. So imagine kung gaano kahirap ang buhay nung panahong yon. Then, agrarian uprising. So, grabbing of lands by the Catholic religious orders angered the native land owners and demanded that their lands be returned based on ancestral domain. So, karamihan ng mga malalaking lupa at malalaking hasyenda nung panahon na yon ay pag-aari ng mga praile. Kaya nga, di ba si Rizal, sinasabing
sumama ang loob niya sa mga praile kasi dahil sa Kalamba, Hacienda de Kalamba incident, kung saan nung time na sumusulat na si Rizal ng mga puna niya laban sa pamahalang Kastila at sa simbahang Katoliko, gumante itong mga Katoliko na to, lalo silang nagalit, ginipit nila yung mga tenants ng Kalamba, Hacienda de Kalamba, kabilang na yung pamilya ni Rizal. So, definitely, pinalis sila. So, may time talaga na napalaya sila, sila Doña Teodora Alonso at yung pamilya niya, sila Don Francisco, sa Kalamba, at tumira sila sa kapatid ni Rizal na si Saturnina sa Maynila. So, Spanish priest refused, which resulted to riots and massive looting and convents and the burning down of churches and ranches. So, magulo. So, troops were sent to Manila, from Manila to Batangas to quell the disturbances and encounter was bloody and those who surrendered were pardoned. Ano pa? Uprising resonated in other towns in the neighboring province, notably in Binyan, in Laguna, Imus, Silang, Kawit, Bacoor, in Cavite, and San Mateo, Taguig, Parañaque, and Hagonoy. So agrarian conflicts reached the ear of King Philip VI, who appointed Oidor, so a judge of the Royal Audiencia and Chancillarias, Pedro Calderon Enriquez, to investigate the charge and brought against the religious orders and to ascertain validity of their titles to the land in question. So, nakarating sa king ng Spain yung nangyari and gusto niyang maayos, syempre, yung nangyari para hindi na maulit, yung agrarian uprising of 1745 to 46, para nga naman hindi na magkagulo. So, hinanap niya yung validity ng mga titles ng mga lands in question. Pero syempre, dahil wala nga tayong sistema ng pagtititulo ng lupa, maaaring mag-fabricate na lang ng titulo at yun ang ipakita. So the priors were ordered to submit their titles to a secular judge but refused to comply claiming ecclesiastical exemption. So isa yung paraan, hindi daw sila pwedeng magpasa ilalim sa kapangyarihan ng hari ng Espanya kasi nga sila ay hiwalay na entity at sila ay pinamumunuan ng Santo Papa. So as a result, the Governor General dispossessed the priors of the land said to have been illegally occupied by them and which they continue holding without legitimate titles. So restoring the lands to the crown. So case appealed by the friars to the Royal Audiencia of Manila but it upheld the first decision. Further appealed to the Council of the Indies in Spain and again the decision was confirmed. So naibalik sa pamahalang Kastila yung pamumuno sa ibang mga hasyenda sa mga sumusunod na lugar. So subsequently, the friars won their case and returned the disputed lands. Ownership of the lands remained intact even after the end of the Spanish regime. So dito na nagkaroon ng problema. After ng pagalis ng mga Kastila, sino na ang hahawak ng lupa? So later on, pag-uusapan natin yan. So the First Philippine Republic, when Emilio Aguinaldo came to power in 1899, the Malolos Constitution, which they crafted, intended to confiscate the so-called friar lands and other large estates. However, the First Philippine Republic was short-lived so that the plans to confiscate was never materialized. So hindi siya nag-materialize kasi nga sandali lang, sinakop na agad tayo ng mga Amerikano. So, the American period between 1898 to 1935, some noteworthy regulation enacted during the American period. So, we have the Philippine Bill of the 1902 set the ceiling of the hectare age of private individuals to 16 hectares and 1,024 hectares for corporations. So, yun lang daw dapat kalaki yung land na pwedeng ariin ng isang individual at ng isang korporasyon. So the Land Registration Act of 1902 or the Act number 496 provided for a comprehensive registration of the land title
under the torrents system sa pagkakaroon ng title ng mga lupa. So the Public Act of 1903 introduced homestead in the Philippines. Parang ang alam ko, parang 2 hectares ng land ang dapat ipamahagi sa bawat Pilipino. Ito ang naging problema. As far as I remember, may mga kwento. Hindi naman siya ano, parang it was a story given to us by, syempre, ng mga former professors din namin and teachers, saying na yung mga kasalukuyang mga hasyendero daw, katulad halimbawa ng mga, hindi yung mga Aquino kasi iba yung kwento nun. Halimbawa, yung mga arroyo ng Negros, sino pa, yung mga malalaking hasyendero, alam mo yung mga tagat, yung mga Tuazon daw yata ng Samar, eto mga hasyendero na to, kaya sila nagkamal ng malalaking bahagi ng lupa kasi sila yung mga dating nagtatrabaho sa mga land registration office. So, alam nila ngayon ano yung mga lupang walang may-ari. Kaya ang tendency, nung time na pinaparehistro na, nung 1902, yung mga lupa, inirehistro nila yung mga lupang yon under their name. So, pati yung mga politiko, so doon na nagkaroon ng problema na sino ba yung dapat magmay-ari ng mga lupa. Syempre kasi, yung mga Spanish, sabi ko nga, noong time ng mga Spanish, hindi comprehensive yung pagkakaroon ng pagsusukat ng lupa at saka yung pagtititulo. So, the Tenancy Act of 1933 regulated the relationships between the landowners and tenants of rice. So, 50-50 sharing in sugar cane lands. So, yung tenant, yung nagtitilt ng lupa at saka yung may-ari ng lupa, dapat 50-50 ang sharing nila pagka-rice at saka sugar cane. However, the Land Registration Act of 1902 didn't completely solve the problem of land registration under the torrent system. Landowners might not have been aware of the law and they can't pay the cost of having the land survey and the other fees required for a torrent title. Isa ding malaking, ano yun, yung mga mahihirap na magsasaka, hindi sila makapagbayad ng agrimensor or ng tagasukat ng lupa o yung surveyor para kasi kailangan yun, susukatin mo yung lupa eh. Kasi yun yung ilalagay doon sa title or sa torrents title ng lupa mo para maaring mo siya. So maraming mga magsasaka ang hindi nila kayang bayaran yun, yung pagpapasukat ng lupa at saka yung mga other fee na required para magkaroon sila ng titulo. So under the Commonwealth, so President Quezon advocated social justice program to block increasing social unrest in Central Luzon. So important legislations enacted during this period is the 1935 Constitution, which promulgated the promotion of social justice to ensure the well-being and economic security of all people. So the Commonwealth Act number 178, or an act amending the Rice Tenancy Act number 45, enacted on November 13, 1936, provided for certain controls in the landlord-tenant relationship. So, inamend niya lang yung pagkakaroon ng relationship between ng landlord, yung may-ari ng lupa, at saka ng tenant o yung mga nagbubungkal ng lupa. So, itinatag din ang NARIC nung time na yan. Siguro ito yung tawag dito, precursor ng NFA ngayon, the National Rice and Corn Corporation, or NARIC, in 1936 established the price of rice and corn that helped the poor tenants as well as the consumer. So the Commonwealth Act of 461 in 1937 specified the reason for dismissal of tenants and only with the approval of the Tenancy Division of the Department of Justice. Hindi pwedeng alisin kagad nung landowner yung nagtitilt ng lupa. Kailangan meron mo ng investigation from the Land Tenancy Division under the Department of Justice. So the Rural Program Administration, created in March 2, 1939, provided the purchase and lease of haciendas and their sale and lease to tenants. So Commonwealth Act 441, enacted
On June 3, 1939, created the National Settlement Administration with a capital stock of 20 million. So under the Japanese occupation naman, nung Second World War, naging laganap ang Hukbalahap or Hukbong Bayan laban sa Hapon, who controlled the areas of Central Luzon composed of peasants and worker. So lumalaban, ito yung mga... Sa totoo lang, ang Hukbalahap, kaya ako nabanggit kanina NPA, ito ang precursor or yung mga, kumbaga yung mga dating miyembro ng Huk, they turned next becoming NPAs later on. Or the New People's Army. So peasants who supported them earned fixed rentals while landowners who supported the Japanese lost their lands to peasants. So ang Hukbalahap, ang goal niya, syempre, ipamahagi yung lupa ng maayos. So, problem of land tenure in the Philippines remained even after the Philippine independence in 1946. So, the Philippine Congress revised the tenancy law. So, Manuel Rojas established the 70-30 sharing arrangement and regulated the sharing contracts. Parang alam ko, 70 dun sa tenant kasi marami sila, at saka 30 dun sa landowner. So, Republic Act No. 55 provided for a most effective safeguard against arbitrary ejectment of tenants. So, hindi mo na pwedeng basta-basta i-evict yung tenant doon sa lupang binubungkal niya kung ikaw yung landowner nang wala kang, nang walang due process. So, next. So, Pidio Quirino issued Executive Order No. 355 on October 23, 1950, which replaced the National Land Settlement Administration with Land Settlement Development Corporation or LASEDECO that took over the responsibilities of Agricultural Machinery Equipment Corporation and the Rice and Corn Production Administration. So, under President Magsaysay, he abolished LASEDECO and established the National Resettlement and Rehabilitation Administration, or known as NARA. Pero short-lived lang si President Magsaysay kasi he died in Mount Manunggal in Cebu. So, President Magsaysay also aimed to the rebel returnees providing home, lots and farmlands in Palawan and Mindanao. Yung Hukbalahap kanina, nagpatuloy sila even after ng Japanese occupation. It is the time ni President Rojas nang sumuko sila, pero ang nagpasuko sa kanila ay si Defense Secretary Ramon Magsaysay, who then became President of the Philippine Republic. Nung time ni President Rojas, siya ay defense secretary. So, Republic Act 1199 or the Agricultural Tenancy Act of 1954 governed relationship between landowners and tenant farmers organizing share tenancy and leasehold system. It also created the Court of Agrarian Relations. So, yun yung court na mag-hear ng mga agrarian dispute. So, Republic Act No. 1400 or the Land Reform Act of 1955 created the Land Tenure Administration that was responsible for the acquisition and distribution of large tenanted rice and corn lands over the 200 hectares for individuals and 600 hectares for corporation. As far as I know, LTA became the precursor of the Department of Agrarian Reform. So President Magsaysay also credited for RA 821 or the creation of Agricultural Credit Cooperative Financing Administration na nagpapautang sa mga maliliit na mga magsasaka with an interest rate of as low as 6-8%. So President Garcia succeeded the presidency of President Magsaysay after he died, and he continued the programs of President Magsaysay. So, after tumakbo ni President Garcia ng eleksyon, natalo naman siya ni President Macapagal, which on August 8, 1863, enacted the Republic under his presidency. The Congress enacted Republic Act 3844,
which abolish the shared tenancy contract and institutionalized leasehold, set retention limit at 75 hectares, and invested rights of preemption and redemption of tenant farmers provided for an administrative. Mahirap to kasi nawala na yung tenancy contract. Ibig sabihin, pinaghahatian, di ba, yung lupa. So may time kasi na yung tenant, mapapasa kanya na yung lupang sinasaka niya. Time will come. May ganun sinasabi sa batas. Pero because of institutionalizing leasehold, yung tenant, hindi niya na makukuha yung lupa niya. Kundi, parang habang buhay niya na lang uupahan yung lupa, mabubungkal niya, yung babayaran, yung kikitain niya dun sa pagbubungkal ng lupa, apart nun, ibabayad niya doon sa may-ari ng lupa. So, machinery for implementation, so institutionalized a judicial system of agrarian cases, incorporated extension, marketing, supervised credit system of services of farmer beneficiaries. So, under President Marcos, he institutionalized new society or kilusan ng bagong lipunan, which ushered in by the proclamation number 1081 on September 21, 1972, or also known as the proclamation, presidential proclamation that set the Philippines under martial law. So agrarian reform program was put into law and land reform program was implemented. So President Marcos decreed RA number 6389 or the Code of Agrarian Reform and RA 6390 or the 1971 that created the DAR or the Department of Agrarian Reform and the Agrarian Reform Social Account Fund and expanded the scope of agrarian reform. So hanggang ngayon, meron pa tayong Department of Agrarian Reform para ma-make sure na yung mga lupa ay napapakinabangan ng mga magsasaka. Pero para iba na yung ano ngayon, iba na yung system ngayon. So PD number 2 in September 26, 1972 declared that the country under land reform program and activated the Agrarian Reform Coordinating Council. All government agencies are ordered to fully cooperate and assist DAR and the presidential decree number 27 on October 21, 1972 restricted the land reform scope to tenanted rice and corn lands and set retention limit at 7 hectares. So kay President Corazon Aquino, so under sa 1987 Constitution, Article 2, Section 1, Constitution provides that the state shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. So with the President Aquino signed into law the following. So EO 228 on July 16, 1987, which declared the full land ownership to qualified farmer beneficiaries covered by the PD 27. So yung PD 27 kanina, yung mga tao, yung mga tenant ng rice and corn lands ay dapat bigyan ng retention limit ng 7 hectares. So, dito ngayon, full ownership na. Then, EO 229 provided the mechanism for the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program or the CARP. So, Proclamation number 131 instituted the CARP as a major program of the government. So, ano ba yung CARP? Yung lupa, pag ito ay agrarian, or ibig sabihin, parang ang nakatanim ay mais o bigas or palay, time will come, dapat ipamahagi na sa mga tao yung tawag dito, yung lupa para magamit nila. So, yun yung Comprehensive Agrarian Reform Program ng Pilipinas. Pero, may mga bahagi, may mga lapses yung batas at hanggang ngayon hindi na ipamahagi. Lalo na sa Hacienda Luisita, sa Tarlac, kung saan hanggang ngayon hindi siya naibigay sa mga magsasaka. Bakit? Kasi
tawag dito in a agreement between GSIS and the Cuangco family na may-ari ng Hacienda Luisita, parang pauutangin ng GSIS ang mga Cuangco para mabili nila yung Azucarera de Tarlac. Yun yung kasi yung Tabacalera de Tarlac, yun yung parang gumagawa ng asukal. Corporation na gumagawa ng asukal nalugi. So kailangan may bumili sa kanya. So ang leading family noon, yung mga Cuangco ng Tarlac, parang inoffer ni President Magsaysay sa kasi ninong nila sa kasal si Magsaysay na pauutangin sila ng GSIS into condition. Dapat within 10 years mabayaran siya, and after 10 years dapat may pamahagi yung lupa sa mga magsasaka. Second, tawag dito, second, dapat bilhin yung hindi lang yung Azucarera de Tarlac, kundi yung buong Hacienda Luisita. Again, dalawa, kailangan pautangin sila within 10 years, dapat mabayaran. Tapos, after 10 years, dapat may pamahagi na sa mga magsasaka yung lupa. Kung titingnan nyo, biniyaran nila si papamahagi sa mga magsasaka. Kasi, kikita na sila dun sa loob ng 10 taon eh. Kumita na kasi sila dun. Parang ano dun eh, kikita na kayo eh. Sa loob ng 10 taon na, kumbaga mas malaki pa yung kikitain nyo kesa sa, tawag dito, yung kesa sa ibabayad nyo sa gobyerno dun sa ipinautang sa kanila para mabili yung Azucarera de Tarlac. Tapos, pangalawa, hindi lang yung Azucarera de Tarlac ang dapat bilhin, kasama na doon yung Hacienda Luisita, yung adjacent land, yung lupang nakakasako. So, on June 14, 1990, which conferred yung EO number 405, conferred LBP or Land Bank of the Philippines the responsibility to determine land valuation and compensation for all lands covered by CARP. Bakit nga ba hindi na ipamahagi yung lupa or yung Hacienda Luisita under ng CARP? Una, kasi hindi na siya ginawang agrarian land. Agrarian lang siya kapag ang lupa ay ang nakatanim ay palay at mais. Pero since ang itinanim na sunod ay puro nga asukal, pinagbuti yung asukal, hindi siya naging agrarian land, kundi parang naging industrial land siya. Tsaka, ginawa na siyang hacienda. So, hindi lang siya basta lupang sakahan. Then, on June 14, 1990 also, we have EO number 407, which accelerated the acquisition of distribution of land, pasture land, fish pond, agroforestry land, and other lands of the public domain suitable for agriculture. So President Ramos, or RA 7881 of 1995, amended some provision of RA 6657 and exempted fish pond and prawns from CARP coverage. So RA 7905 strengthened the CARP implementation, and RA 363 prescribed the guidelines for the protection of areas non-negotiable for conversion and monitoring compliance. So medyo na lang kasi yan, highly technical na. Siguro tatalunan ko na yung iba, yung hindi ganun kahalaga. Tingnan na lang natin kasi under kay President Erap Estrada, so initiated the Farmer Trust Fund. So, ibig sabihin, parang, ano yun, pag trust fund, kasi parang pondo yun ng mga magsasaka at pwede nilang utangin. Pag kumita yun, sa kanila din mapupunta. So, he also launched the Magkabalikat para sa Kaunlarang Agraryo or Magsasaka. So, DAR forged the joint venture with private investor into Agrarian. So, he is also known for Agrikulturang Makamasa, which lowered the inflation rate from 11% in January 1999 to over 3% by the November of that year. So, President Makapagal naman envisioned that the countryside be economically viable to for Filipino family by building
partnership and promoting social equity and new economic opportunities toward lasting peace and sustainable rural development. So, tawag dito, President Arroyo amended EO364 by EO379, which entitled Transforming the Department of Agrarian Reform into the Department of Land Reform. Broaden the scope of the department, making it responsible of all land reform in the country, hindi lang basta agrarian. So he also placed the commission, Philippine Commission of the Urban Poor, under its supervision and control. So DLR also responsible for the recognition of the ownership of ancestral domain by IPs under the National Commission of Indigenous People. So yung mga indigenous land, such as dun sa Cordillera, sa Benguet, sa Mountain Province, yan ay itinuturing ng mga indigenous land. So, talunan na natin yung iba. So, yung RA9700, so ito yung e-carl. So, in-expand niya yung CARP into all agricultural lands instituting necessary reforms. So, kay Benigno Aquino naman, yung CARPer, ang problema kasi dito, parang kay Aquino, is later on, hindi nila ipinamahagi yung lupa. Kung hindi yung share dun sa corporation under parang under Hacienda Luisita yung ipinamahagi. Share, stocks ang binigay, hindi yung lupa mismo. Which is, kaiba, syempre, sa ipinaglalaban ng mga magsasaka na yung lupa mismo yung gusto nila. So, hanggang ngayon, hindi pa siya na aayos. Ah, teka. Ano pa ba yung mahalaga dito? So, again, under naman kay President Duterte, the current administration is also committed in pursuing agrarian reform program in the country. And chairman, the president became the chairman of the Presidential Agrarian Reform Council, which included land tenure security in his 10-point socioeconomic agenda. So, this is the last slide. Yung ano ko kanina, nagkaroon ng armed struggle ang hook, then later on ng NPA kasi nga merong injustice pagdating sa lupa. So maraming presidente ang nangangako, aayusin ang agrarian reform, ipapamahagi ang lupa para sa mga magsasaka, pag nanalo, nawawala na. So yun yung naging problema. Kaya in my own perception, kahit 10 presidente magpalit, hangga't hindi na-address ang agrarian reform, kahirapan ng mahihirap, trabaho, endo, lahat 'yan. Mas marami pa ring mga taong nayon or tao sa probinsya ang mahihikayat sumali sa NPA. Kasi hindi naman natin, kahit patayin mo lahat ng mga NPA na 'yan, yung tao lang ang pinatay mo eh. Pero yung ideology na ipinaglalaban nila, mananatili yun eh. Kasi meron at merong maniniwala sa kanila. Hindi, dito sa Maynila, siguro, ang laki ng paglaban natin sa NPA. Pero yung mga nasa probinsya, sinusuportahan nila yung mga NPA. Some of them even open their houses for NPA. Meron daw kasi mga NPA na mabait, merong NPA na masama. Pero sinusuportahan nilang NPA. Why? Kasi nga, para sa kanila, nakakatulong ang NPA. Pinaprotektahan sila ng NPA. Kaya nga, again, hanggat hindi na-address yung kahirapan, land grabbing, agrarian reform sa Pilipinas, there will still arm struggle meron ng NPA. Hindi natin mapapatay yung ideology. Yung tao lang ang papatay natin. So, I hope you learned something. Medyo napahaba tong topic na to. And, goodbye and God bless. Keep safe.